ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Sa Kawikaan 17 verse 22. Isang masayang pagbati, mga kaibigan, kagaya ng aking binasa, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Nawa, mga kaibigan, ngayong araw na ito ay magkaroon tayo ng masayang puso dahil ito po ay isang mabuting kagamutan. Muli akong iyong kaibigan, Jovelyn Jose, dito sa Tinig ng Pag-asa, at ang programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Samahan ulit kami, mga kaibigan, sa isa na namang oras ng ating pag-aaral mula sa alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Sa iyong pakikinig, kaibigan, alam ko na ikaw ay may bagong matututunan na aral ngayon, at napakaganda, mga kaibigan, na ito ay inyong subaybayan para lagi kang matuto at magkaroon ng inspirasyon sa iyong paggawa sa buong maghapon. Tayo pa din, mga kaibigan, ay patuloy sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap ng libreng babasahin, kaibigan, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Nakikita niyo po ang mga libro na ito. Kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook Live, sa Adventist World Radio Manila, at ganun din sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay nanais makatanggap nito, mga kaibigan, ay mag-text o tumawag lamang sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. Sa ating smart number sa 0968-853-6607. Sa ating landline number 8777-8916. Maari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Nais mo, kaibigan, ng online Bible study guides? Ito ay readily available lamang sa ating website. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang, kaibigan, at madami kang pagpipilian na iba't ibang series dito. Kung ikaw, kaibigan, ay may prayer request o thanksgiving o may mga katanungan, maaari mong ipadalang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Bisitahin mo din, kaibigan, ang ating Facebook account and YouTube channel account. I-type ang Adventist World Radio Manila. Kung ikaw ay hindi pa nag-follow at nag-subscribe sa ating channel, maaari mo na itong gawin, kaibigan, upang ikaw ay laging ma-notify sa ating mga programa, at i-share din ito upang mas madami pa ang makinabang. Sa unang bahagi ng ating pag-aaral, mga kaibigan, ay patuloy pa rin tayo sa ating serye na Ways in Endless Pursuit to Happiness. At ngayon, mga kaibigan, ay napakaganda po ng ating paksa kung paano natin masusumpungan, kung paano tayo magiging masaya. Ito ang paksa patungkol sa Choose to be Happy. Ang atin pong tagapagsalita ngayong umaga ay nagbabalik po ang atin magaling na tagapagsalita na isang Head Guidance Services Office ng Manila Adventist College. Walang iba kundi si Ma'am Caroline D. Piñones. Isang magandang araw muli sa ating lahat. Welcome sa programang Tinig ng Pag-asa. At ito po ay inihahatid pa rin sa inyo ng Adventist World Radio. Tayo ay nasa pinakahuling bahagi na ng pag-uusap natin tungkol sa mga pamamaraan tungo sa paghahangad natin ng kaligayahan. At marami na nga tayong napag-usapan na mga pamamaraan kung paano natin ito mahahanap, no, ang kaligayahan na parang napakahirap hanapin. Ngayong araw na ito ay isang muling paalala na walang dahilan para tayo ay hindi maging masaya, dahil God wants us to be happy. Happiness or joy, available po ito para sa ating lahat. Anumang sirkumstansya ang kinalalagyan natin ngayon sa ating buhay, lagi mong tatandaan, kaibigan at kapatid ko, na ang kaligayahan ay nariyan lang sa tabi mo.
Ang pinakahuling pamamaraan na ating pag-uusapan sa araw na ito ay napakasimple lang. Napakasimple pero napaka-powerful. Ayan, siguro naririnig nyo na ito. Pero ang huling pamamaraan ay piliin lamang nating maging masaya. Ayan, piliin nating maging masaya habang sumusunod tayo sa kung anong tama. Diba, napakasimple? So, sabi nga, a way for us to get through the endless pursuit of happiness is to choose to be happy while you choose the right. Because this is what God wants us to do. Sabi ni Ellen G. White sa kanyang sulat sa Ministry of Healing, page 176, paragraph 1, "The power of choice is the governing power in the nature of man, and everything depends on the right action of the will." Ang kapangyarihan daw pala ng pagpili ay ang kapangyarihang namamahala sa kalikasan nating mga tao. At ang lahat ay nakasalalay sa tamang pagkilos ng ating mga kalooban. Sa madaling salita, pipiliin nating maging masaya nang naaayon lamang sa tama. Kasi naman, pwedeng-pwede nating piliin ang mga bagay dito sa sanlibutan, di po ba, na makapagbibigay ng kaligayahan sa atin. Tulad na lamang ng mga material na bagay. Ngunit, nais kong liwanagin sa ating lahat, sa iyo, pati na rin sa akin, na ang pagpili natin na maging masaya ay kailangan na aayon lamang sa kung ano ang tama at kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ika nga, choose to be happy while you choose the right thing that God wants you to do in your life. Choose the right things that God wants you to have in your life. Eh, Sister Carol, masaya na ako ngayon eh. Yung kinalalagyan ko ngayon, masaya na ako. Diba, sabi mo nga, inuulit-ulit mo pa nga, God wants me to be happy. Dito ako masaya ngayon sa sitwasyon ko. Pwedeng sabihin mo sa akin, Sister Carol, I find comfort with what I choose to do right now. Kapatid, kung ang pagpili mo ng iyong kaligayahan sa mga oras na ito ay hindi nagdadala ng kahihiyan sa Panginoon at hindi humihila sa iyo sa isang masamang gawain, ibig sabihin, ang pagpili mo ng kaligayahan mo ngayon ay nasa tama. Ngunit, kung ang pinili mong kaligayahan ay nakakapagbigay ng sakit sa iba, or nakakapagbigay ng lungkot sa Panginoon, or magdadala sa iyo ng kasiraan, at ang gantimpala nito ay hindi tiyak na buhay na walang hanggan, ang pagpili mo ay mali. At kailanman ang pagpili ng kaligayahan mo ngayon ay hindi isang tunay na pagpili ng tunay na kaligayahan na nais ng Panginoon para sa atin. Ika nga ni Ellen G. White, ito po ay dagdag niya sa paragraph 3 ng parehong pahina ng nabanggit ko kanina. Sabi niya, "Through the right exercise of the will, an entire change may be made in life. By yielding up the will to Christ, we ally ourselves with divine power. We receive strength from above to hold us steadfast. A pure and noble life, a life of victory over appetite and lust, is possible to everyone who will unite his weak, wavering human will to the omnipotent, unwavering will of God." Sa tamang paggamit ng ating kakayahang mamili, ito ay makapagbibigay daw ng pagbabago sa ating buhay. Uulitin ko, ang sabi ni Ellen G. White, "Through the right exercise of the will, an entire change may be made in the life." Kaya kung ano man ang mga iba't ibang dahilan, kung ano man ang dahilan ng ating mga kalungkutan or kung ano man yung mga nagiging hadlang para tayo ay maging maligaya sa buhay, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan at kapangyarihan na mamili. So, again, last way for the endless pursuit of happiness is piliin mong maging masaya or choose to be happy kahit na ano pang sirkumstansya meron ka ngayon sa iyong buhay. Hindi ko sinasabi na di na natin kailangang kilalanin yung katotohanan na ang buhay natin ay may mga problema, may mga suliranin,
May mga kalungkutan at kahirapan, may mga sakit at panghihina. Kilalanin po natin yung mga bagay na iyan. Iyan po ay kasama sa buhay natin dito sa sanlibutan. Iyan po ang kinahinatnan ng maling gamit ng pagpili ng ating mga naunang magulang. Diba? Sila Eva at Adan, nagkaroon sila ng, binigyan din sila ng Panginoon ng kapangyarihan na mamili. Ngunit, unfortunately or sa kasamaang palad, ay nagamit nila ito sa hindi naaayon sa nais ng Panginoon. Ulit, nais kong ipaalala sa inyo mga kapatid na happiness is a choice. Kung hahayaan nating malugmok sa mga suliranin at dagok ng buhay, hindi talaga natin mararanasan ang tunay na ligaya na nakalaan para sa atin. Sabi ni Paul sa kanyang sulat, at isa talaga itong napakagandang paalaala sa ating lahat, ito po ay, kung meron kang Biblia, pwede mong buksan ito sa aklat ng Philippians, chapter 4, verses 4 to 7. At ganito ang pagkakasabi, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your graciousness be known to everyone. The Lord is near. Don't worry about anything, but in everything, through prayer and petition with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses every thought, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Sabi ni Paul, tayo ay mga galak, joy, or ang ginamit niyang salita ay rejoice. At sa English, ang ibig sabihin ng rejoice is to turn back to joy. Ginamit din niya ang salitang always, or palagian, or palagi tayong magalak. Na ang ibig sabihin na anuman ang pagkakataon sa ating buhay, ay ini-encourage tayo ni Paul na tumugon tayo sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay ng may kagalakan. And it requires that power of will and that power of choice. So, magalak daw tayong paulit-ulit hanggang maging ugali na natin ito sa ating buhay. Yung kahit may problema, ina-acknowledge natin may problema, pero kaya nating piliin pa rin maging masaya. Madilim man o maliwanag ang mga pagkakataon sa ating buhay, magkakaroon tayo ng automatic response ng pagpili na maging magalak or maging maligaya. Nakakalungkot lamang no, dahil tayong mga tao, ang tendency talaga natin or siguro mga kinaugalian na natin na mga bagay na siya namang nagbibigay ng hadlang para tayo ay makapamili na maging maligaya or piliin ang kaligayahan ay una na dito ay pinipili nating maligaya sa isang may kasamang pagpapahayag ng kondisyon. Paano ba ito nangyayari? Katulad ng maaaring sa iyong kalooban or sa iyong kaisipan, okay, sige Sister Carol, pipiliin ko maging masaya. Pero magiging masaya lang ako kapag, yan, pwedeng kapag nakuha ko na yung gusto ko. Or magiging masaya lang talaga ako kapag nakita kong itong taong ito ay hindi masaya. Yung mga ganon. So, o kaya iisipin mo na, magiging masaya lang talaga ako kapag naabot ko na yung gusto kong abutin. So, ang ating pagpili ng kaligayahan ay nakapaloob sa isang kondisyon. Sabi, may nabasa ako na kapag ganito daw ang ating pagpili ng kaligayahan, ito daw ay isang hangal na pagkakamali. Ayan, parang masakit na yun, ano? Isang hangal na pagkakamali na tayo ay mag-aantay na mabago ang sitwasyon ng ating buhay bago natin pipiliing maging masaya. Dahil nga naman kung nakaabang tayo sa pagkakataon at pangyayari na magbago muna, maaaring manatili tayong nalulugmok or nalulungkot or miserable dahil hangga't hindi nagbabago yung mga bagay na nais nating mangyari sa ating buhay. At saka, paano kung ang pagbabagong ito ay na inaantay natin ay hindi sa pagbabagong nais nating mangyari? Minsan lumalala pa, 'di ba, ang mga pangyayari? At sa halip na bumuti
or makita natin yung inaantay natin, minsan iba pa ang nangyayari. So paano kung ganun ang mangyayari sa ating buhay? Paano na ang ating kaligayahan? Marami pang maibang pagkakamali ang ating nagagawa pagdating sa pagpili ng ating tunay or paghahangad ng tunay na kaligayahan. Maaring marami din sa atin ang nakaranas na mag-isip na ang tendency natin ng mga tao ay maging maligaya na nakabase sa mga nilikha. Yan, dun sa mga nakikita natin na nilikha ng Diyos at ng tao kaysa sa mga lumikha. Kaysa sa lumikha. Ayan, mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng pansamantalang kaligayahan. Ayan. Pero itong mga bagay na ito ay anytime pwedeng mawala sa ating buhay or sa ating mga kamay, katulad ng kayamanan, kapangyarihan, at mga pansanlibutang pananagumpay. Marami ang iniisip na ang kaligayahan ay nakasalalay sa ating damdamin, sa ating mood, sa ating lugar, sa mga lugar sa ating paligid at sa kapaligiran. So marami ring nag-iisip na ang kaligayahan ay nakasalalay sa ibang tao kung paano nila tayo tinatrato. Minsan sa pagtrato, sa paraang gusto natin. Maraming naniniwala din sa atin na mas maliligaya ang mga taong mayayaman kaysa sa mga taong walang pinoposes na kayamanan. So yung mga bagay na iyon ang nagbibigay ng hadlang sa atin para mahanap talaga natin at piliin natin ang tunay na kaligayahan. Lagpasan po natin yan, kapatid, ang mga ganyang kaisipan. Dahil ito ang mga prinsipyo na natin, pwede nating panghawakan na ipapalit natin dun sa ating mga pagkakamali. Una na dyan, tatandaan natin na ang Panginoon ay may kakayahang ibigay ang pinakamabuti para sa atin. So, sa kabila ng pandemya, sakit, problema, lahat yan ay pwedeng gamitin ng Panginoon para sa ating kabutihan at para sa ating kaligayahan. Ika nga sa Romans 8:28, "All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose." So, yan po ay anuman ang sitwasyon, magagamit yan ng Panginoon para tayo ay maging maligaya. Pangalawa, ang pagpili ng kaligayahan ay ang katotohanan na ang Panginoon ay masaya sa mga taong masunurin sa Kanya. So nabanggit ko na kanina, no, ang pagpili natin dapat ay pagpili ng tama. Ayan. So merong sulat si Ellen G. White, maaari nyo lamang itong basahin sapagkat kulang tayo sa oras, sa kanyang devotional book na Obedience Brings Peace and Happiness. So, marami doon sinabi siya na ang marami sa atin ay nasa kalungkutan dahil hindi natin nagagawang sundin ang kalooban ng Panginoon, kundi nasusunod natin ang ating mga kalooban. So, isang paalala at katotohanan na ang Panginoon ay nais lamang tayong maging masaya. At ang ating lamang gagawin ay maniwala. At iiwan ko sa inyo ang mga verses na ito sa Psalms 37:3-4, "Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart." At sa Psalms 32:11, inuutosan tayo ng Panginoon na maging masaya at piliin ang magiging masaya. Ayan, napakasarap pag-usapan na maraming paraan pala para tayo ay maging masaya, ano? At nawa ay sa buong oras na ating pinagsamahan at pagkakataon na pinag-uusapan natin ang mga paraan tungo sa paghahangad ng tunay na kaligayahan, nawa ay ikaw, kapatid ko at kaibigan ko, ay nakapulot at nakatulong para ikaw ay makahanap ng isang tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa Adventist World Radio sa pamamagitan ng programang Tinig ng Pag-asa, at kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay aming makasama. Nawa tayo ay magkasama-samang muli sa iba pang mga pagkakataon. Ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin na lahat tayo ay makahanap ng tunay na kaligayahan sa ating Panginoon. Isang magandang araw pong buli sa ating lahat. Ako po si Caroline Finones, kasama po ni Ma'am Glenda Absede. Kami po ay mula sa Manila Adventist College. Maraming salamat, Ma'am Carol, sa
napakahalagang mga aral na inyo pong ibinahagi sa amin at maraming salamat sa walang sawang pagbahagi ng mga aral na praktikal na mga aral upang tayo ay mas maging masaya ang ating pamumuhay. Atin pong napag-aralan ngayon na the power of choice para tayo ay magkaroon ng masayang pamumuhay. At meron pong nabanggit kanina si Ma'am na napakagandang message na gusto ko pong ulitin na makikita ito sa sulat sa Ministry of Healing. The governing power in the nature of man is the power of choice. Everything depends on the right action of the will, mga kaibigan. Kaya napakahalaga po na sa atin pong pagpili ay nasa sa atin po nakasalalay kung paano po tayo magiging masaya. Magiging masaya tayo, mga kaibigan, kapag tayo po ay free sa pagkakasala, kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mga kaibigan. Kapag ating puso ay malinis at sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, talagang magkakaroon tayo ng lasting joy na ginagawa natin ang kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Nawa, kaibigan, masumpungan tayo na palagi nating sinusunod ang kalooban ng Panginoon upang tayo ay mas lalong magkaroon ng masayang pamumuhay. Kung ikaw, kaibigan, ay may katanungan o refleksyon, maaari mong ipadalang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Tayo po din, mga kaibigan, ay patuloy sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap ng libreng aklat, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang atin pong contact sa Globe sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. Sa ating smart number sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Sa ating landline number 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Nais mo, kaibigan, ng online Bible study guides? Ito ay readily available lamang sa ating website. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang, kaibigan, at madami kang pagpipilian na iba't ibang series dito. Kung ikaw, kaibigan, ay may prayer request, Thanksgiving o may mga katanungan, maaari mo ding ipadalang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Sa bahagi pong ito, atin pong pakinggan ang isang makalangit na mensahe ng awit. Langit ay lubang maulap, araw ay di maaninag, ang gabi walang bituin, araw mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan. Pa na yung nilalakbay kay kipot at tila ba walang hanggan. Pag-asa mo ay napapawi, naging luha ang iyong ngiti, kasawi ay
iyong tinataglay. Ngunit ngayon, narito ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo umagapay. Pasanin mo'y kanyang babatin, landas mo'y pagliliwanagin, muling bagong umagay darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay maraming salamat sa mensahe ng awit na ating napakinggan, na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at nakakapagpalapit sa ating Panginoon. Tayo ay magpapatuloy sa ating serye at atin ngayong pag-aralan ang mga sulat na napakahalaga. Huwag po tayong magsasawa na makinig ng mga salita galing sa Panginoon, sapagkat ito po ang magpapalakas sa ating pananampalataya at magbibigay sa atin ng pag-asa. Ngayong umaga, mga kaibigan, ang atin pong paksa ay patungkol sa how God speaks. Kanino kaya ipinagkaloob ang pabalita upang makarating ang mensahe ng Panginoon sa mga tao? Atin pong papag-aralan, mga kaibigan, kung paano po nagsalita ang Panginoon. Tayo po ba ay handa na? Atin pong ihandang ating mga sarili at atin pong pakinggan ang ating tagapagsalita na lingkod ng Panginoon, walang iba kundi si Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos upang ating malaman ang Kanyang kalooban at ano ang Kanyang pabalita sa atin. Kaibigan, ang Diyos ba ay nagsasalita? Sa anong paraan ang Diyos nagsasalita? Kanino niya pinagkaloob ang Kanyang pabalita para makarating sa lahat ng mga tao? Yan ang mga katanungan na ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Sinasabi sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, ito ang ating mababasa. Nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng Kanyang likas, at Kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan.
Kaya nga ang Diyos ay nangusap sa mga ninuno ang wika, sa mga propeta, upang sabihin kung ano ang kalooban ng Diyos, sapagkat sinasabi rin sa ibang bahagi ng ating Biblia nang ang tao ay nagkasala, hindi na nakakausap ng mukha ng Diyos. Hindi katulad ng ating mga unang magulang na bago sila nagkasala, nakakasama ang Diyos. Nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Subalit ayon sa aklat ni Isaias, nang ang tao ay nagkasala, nagkaroon ngayon ng pagitan ng tao at saka ng Diyos, sapagkat yung ating kasalanan siyang naging dahilan kung bakit hindi na maaring kausapin pa ang Diyos ng harapan ng mukhaan. Sapagkat tayo ay mahal ng Diyos, merong mga punto na ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ngayon. Una, ang Diyos ay nagsalita sa nakalipas sa mga propeta. Katulad ng aking binasa kanina, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yan ang mga dahilan kung bakit ngayon nalaman natin ang kalooban ng Diyos na sinabi niya sa pamamagitan ng mga propeta. At ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan din ng mga anghel. Ito ang sinasabi sa aklat ng Genesis Kapitulo 18. Ito ay karanasan ni Abraham. Ayon sa aklat ng 18, noong nakita ngayon ni Abraham ang mga anghel ng ating Panginoon, ng wika sa versikulo 1, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong ensina ni Mamre habang siya'y nakaupo ng kainitan ng araw sa pintuan ng tolda. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Nang sila'y kanyang makita, tumakbo siya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. Kaya nga, nung nakita niyang mga ito'y mga anghel ng ating Panginoon, at ang wika nga sa versikulo 3, at sinabi, "Panginoon ko, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa inyong paningin, ay inihiling ko sa inyo na huwag mong lampasan ang iyong lingkod." At pagkatapos, may sinabi ang mga anghel ng Panginoon na si Sarah ay magkakaanak. Ang sabi nga sa versikulo 13, "At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Sapagkat nung sinabi ng mga anghel ng ating Panginoon ang kanyang panukala na magkakaanak si Sarah, sapagkat siya matanda na at gayon din si Abraham ay matanda na rin. At hindi na panahon kay Sarah na katulad ng mga nangyayari sa mga babae na sila ay nagkakaroon ng monthly visit. Pero sinabi ng Diyos sa kanya sa magitan ng mga anghel na magkakaanak si Sarah." At ang sabi nga sa 13, "At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak kahit matanda na ako? Mayroong bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon?" Ito yung katanungan. "Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki." Subalit nagkaila si Sarah na sinasabi, "Hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot." Ngunit sinabi ng Panginoon, "Hindi ikaw ay talagang tumawa," ang wika. Kaya nga ay kinakaila ni Sarah na siya'y tumawa, pero ang sabi ng Panginoon, "Tumawa ka." Kaya nga nangusap ang ating Panginoon, sinabi ngayon na sa pamamagitan ng mga anghel na ito, ang Diyos ay inilagay ang kanyang mga salita sa mga anghel. Ano pa yung sinasabi sa ating Biblia? Ayon naman sa karanasan ni Moises, ayon sa aklat ng Eksodo,
Kapitulo 3, tingnan natin ngayon ang karanasan na ito ni Moises. Ang wika sa ating simulan sa versikulo 1, noon ay inaalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari sa Midian. Kanyang pinapatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, "Ako'y pupunta sa kabila at titingnan ko itong dakilang panoorin ito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog." Sa 4, nang makita ng Panginoon, iyong pansinin kaibigan ng wika, nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy, "Moises, Moises." Sumagot siya, "Narito ako." Ito yung mga pangyayari noong tinawag ng Diyos si Moises upang siya ang manguna sa bayan ng Diyos upang ilabas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya nga, nagsalita ang ating Diyos sa umagitan ng anghel ng Panginoon. Ito ay direkta, nangusap siya. At meron pang bahagi sa ating Biblia, ang Diyos naman ay nangungusap sa umagitan ng kalikasan. Ito yung karanasan ni Haring David na merong ipinagkaloob ang Diyos sa kanya ayon sa mga awit kapitulo 8. Ating simulan ngayon sa 3-5. "Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain? Gayunmay ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos at pinatungan mo siya ng kalwalhatian at karangalan." At ang sabi pa sa 9, "O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ang iyong pangalan." Kaya nga, sa pamagitan ng kalikasan, ang Diyos ay nangusap kay Haring David sa kanyang karanasan. At gayon din ang Diyos ay nangusap sa pamagitan ng vision o pangitain. Ito ay karanasan ngayon ni Daniel ayon sa kapitulo 7 ng Daniel. Ating simulan sa versikulo 1. "Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan. At kanyang isinulat ang panaginip at isinalaysay ang kabuuan nito." Kaya nga, ang Diyos ay nangusap sa kanya kay Daniel sa pamamagitan ng panaginip at ng pangitain o vision. At pagkatapos ngayong isinabi ng ating Diyos yung ipinakita sa kanyang panaginip, ito ay ipinasulat ng ating Diyos. Kaya nga, meron tayong ngayong propesiya. Meron tayong nababasa sa banal na kasulatan sapagkat ito ay ipinasulat ng ating Diyos. At ito ay salita ng ating Panginoon. Bakit salita ng ating Panginoon? Sapagkat ang mga salita ay galing sa Diyos. Kaibigan, merong pang binabanggit ang ating Biblia na ang mga salita ng Diyos ay ipinasulat ng ating Diyos, hindi sapagkat ito ay kalooban ng tao, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa ikalawang sulat ni Pedro, kapitulo 1, versikulo 21, "Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong
inudyokan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Kaya nga, ang pagkasulat ay inspired o kinasya ng Diyos. Inudyokan ng Banal na Espiritu at ang mga ito ay salita ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon, sino ang nagpahayag ng hinaharap sa mga propeta sa pamagitan ng pagkasi ng Banal na Espiritu? Ayon sa Amos Kapitulo 3, Versikulo 7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaya nga, yung lihim ng Diyos ay inihayag ng Diyos sa mga propeta sapagkat merong panukala ang Diyos na nais niya na malaman ng tao kung ano ang kalooban ng Diyos. Natitiyak ba natin na ang Biblia ay salita ng Diyos? Sinasabi sa aklat ng 1 Tesalonica 2:13, unang bahagi ito ang ating mababasa. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong marinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos. Kaya nga ang tawag dito ay banal na kasulatan sapagkat ang Diyos ang nagsalita. Bagamat dito ay merong mga salita na sinasabi ang Diablo ang nagsalita, pero sa kabuuan ito ay salita ng Diyos sapagkat noong ipinasulat ng Diyos sa mga propeta ang kanyang banal na salita, ang mga ito ay ipinasulat sa mga propeta sa pamagitan ng paghudyok ng Banal na Espiritu. Talastas kaya ng propeta na ang kanyang mga pabalita ay buhat sa Diyos? Ang ating sagot ay narito ang ilang mga halimbawa. Halimbawa sa 2 Samuel 23:2, sinabi ni David, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ko, ang kanyang salita ay nasa aking dila. Iyong pansinin, kaibigan ng wika, ang salita ng Diyos ay nasa kanyang dila. Sinabi pa rin ni Jeremias, narito inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Ayon sa Jeremias 1:9. Kaya nga, yung salita ng Diyos ay inilagay sa mga bibig ng mga propeta at pagkatapos ito ay ipinasulat. Ang sabi pa nga ni Propeta Ezekiel ayon sa Ezekiel 2:7, iyong sasabihin ang aking mga salita. At meron pa rin sa Lucas 1:67-70, ito ang ating mababasa. Nang si Zacarias na ama ni Juan Bautista ay napuno ng Espiritu Santo, sinabi niya na ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula noong unang panahon. Kaya nga, hindi basta-basta mga tao ang ginamit ng ating Diyos. Ang wika, ang mga ito ay banal na propeta. Kaya nga, maraming mga propesiya ang naganap na, eksaktong-eksakto, kung papaano ito ay sinabi ng Diyos at naganap sa nakalipas na kasaysayan. Halimbawa, may mga propesiya tungkol sa pagkapanganak ng ating Panginoon. Ito ay nasa aklat ni Propeta Isaias at gayon din kay Mikas. Eksaktong-eksakto, pati yung lugar na kung saan ipinanganak ang ating Panginoon ay nandoon sa banal na kasulatan sa sulat ni Mikas na propeta. At gayon din, may mga propesiya tungkol sa kamatayan at sa pagbangon na muli ng ating Panginoon sa mga patay. At gayon din, may mga propesiya tungkol sa kanyang pangalawang pagparito, binanggit ang mga tanda at ang mga tandang ito ay isa-isa ngayong nangyayari at ang pinakahuli. Nakapagka ito'y nangyari na, darating ang wakas
ayon sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 14, ang wika, kapag ka ang ebanghelyong ito na mabuting balita ay naipangaral na sa buong sanlibutan, darating na ang wakas. Kaya nga kaibigan, sa pamamagitan ng mga radyo, mga telebisyon, mga cellphone, yung ating broadcast, hindi lamang sa radyo kundi pa naman na sa Facebook, ay nakikita at nababasa at narinig ng mga taong nakikinig ngayon sa ating pabalita, nagpapatunay na hindi na magtatagal muling darating na ang ating Panginoon. Ang mga propesiya tungkol sa pagkilos o movements ng mga bansa na katalayan sa banal na kasulatan, lalo na sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 24, yung binabanggit na mga digmaan, alingaungaw ng mga digmaan, at ang wika, magkakaroon ng kagutom, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang bahagi ng ating sanlibutan, at gayon din ang propesiya na may kinalaman sa pandemic, kaibigan, ay nasa Biblia rin yan. Magkakaroon ng salot ang wika sa iba't ibang dako, katulad nitong ating pandemic na ito, itong COVID-19. Ito ay natala sa banal na kasulatan na magkakaroon ng salot sa iba't ibang mga lugar. Kaya nga, ang ating Diyos ay nag-usap ayon sa versikulo 2 ng aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, ito ang ating mababasa. Kanina aking binasa ito at ngayon babasahin natin muli ang sinasabi sa versikulo 2 ng Kapitulo 1. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. Kaya nga, sa creation ay kasama ng Ama. Nung sinabi ng Ama, lalangin natin ang tao. Kung walang kasamang Ama, sana sinabi ng Biblia, lalangin ko ang tao. Kaya nga, may kausap. At walang panahon na ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig, sapagkat kung walang iniibig ang Diyos, paano ngayon masabi natin ang Diyos ay pag-ibig? Ang sabi nga sa ating Biblia, ayon sa Sanguan 3:16 na palagi nating binabanggit, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa huling panahon ng wika, kaya nga, sa huling panahon na bahagi nito, ang Diyos ay nangusap. At narito ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, Versikulo 7. Ito, kaibigan, ang ating bigyan ng pansin. Ito'y gawa ng banal na Espiritu. Kapitulo 2, Versikulo 17. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman at ang iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. At ang iyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain, ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Sa 18. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu. Kaya nga, ang wika pa at sila'y magsasalita ng propesiya. Ito yung propesiya ayon sa Biblia at nangyari sa unang pagkakataon sa Pentecoste noong nakagkakatipon ang mga lagad sa upper room at tinanggap nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang Diyos ay hindi tahimik sa lahat ng panahon sapagkat ang Diyos ay nagsalita. At sa development ng mga propesiya, ang wika pa nga sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, Versikulo 4,
Ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas, marami ang tatakbo ng parot-parito at ang kaalaman ay lalago. Ito ay propesya panahon pa ni Daniel. Noong kanlang kapanahunan, walang mga cellphone, walang mga PA system, walang mabibilis na mga eroplano, walang mga barko na mabibilis. Subalit sa ating panahon ngayon ng wika, ang kaalaman ay lalago. Kaya nga, binanggit ang mga maraming mga sakit na mangyayari sa ating sanlibutan ayon sa San Mateo 24:7. At gayon din binanggit yung Antikristo na darating ayon sa Apokalipsis 13. At gayon din ibinalita rin na kung papaano ang mga Hudyo ay babalik sa kanlang lupang pinanggalingan ayon sa Ezekiel Kapitulo 37. Kaibigan, ang mga propesiyang ito ay naganap sa ating kapanahunan. At upang malaman natin ang kalooban ng ating Diyos, ang wika nga sa aklat ng Hebreo Kapitulo 1, versikulo 2 at 3, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinilagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Kaya nga, kaibigan, kung nais nating malaman ang lihim ng Diyos, ang kanyang biyaya ay ating pag-aralan ang buhay ng ating Panginoon. Kung nais nating malaman ang pag-ibig ng Diyos, ay ating pag-aralan ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Kung nais nating malaman ang pag-ibig ng Diyos, ay ating makikita sa buhay ng ating Panginoon. Kung nais nating malaman ang kanyang kapangyarihan, ay ating malalaman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang anak, sapagkat ang ating Diyos ay nangusap sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung nais nating malaman ng hiwaga ang karunungan ng Diyos, kaibigan, ang ating Panginoong Jesus ang siyang nakakaalam ng lahat ng karunungan. At kung nais nating malaman ang ating future, ang ating kinabukasan ay ating pag-aaralan, kaibigan, sa pamamagitan ng liwanag sa buhay ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat Kanyang ipinapakita at pinapahayag sa atin ang Kanyang layunin sa tao na nagkasala. At upang iligtas ang tao mula sa kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan. Ating munang basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at ng mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Inyo pong pinaalam sa amin ang hiwaga ng katotohanan, ang inyong lihim sa pamamagitan ng inyong mga propeta. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, na aming nalaman ang kanyang pag-ibig ng aming Diyos sa pamamagitan ng buhay na ipinakita ng aming Panginoong Jesus at pinalasap sa amin ang pag-ibig na ito. At siya'y muling darating sapagkat ito po ang pangako ng aming Panginoon na ang kanyang anak ay muling darating upang kami ay dalhin sa langit na bayan
Pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Ang lahat ng mga nakikinig ng mga kaibigan o Diyos, sa inyo po silang pagpalain sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Romy, sa panibagong aral na inyo pong ibinahagi sa amin. At nalaman namin ngayon ang mga paraan kung paano po nagsalita ang Panginoon. At una, nagsalita sa pamamagitan ng propeta, at ganun din, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel, at ganun din, nagsasalita sa pamamagitan ng kalikasan, sa pamamagitan ng mga vision o pangitain, at nagsasalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa Biblia, nandito po ang salita ng Panginoon. At nangungusap din ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na spirito at sa kanyang bugtong na anak. Mga kaibigan, ang Panginoon ay laging nagsasalita sa atin sa araw-araw. Naririnig po ba natin ang boses ng Panginoon, ang still small voice? Ninais ng Panginoon, mga kaibigan, na atin pong mapakinggan ang boses ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon at ninanais niya na marinig natin ang kanyang mensahe. Kung ikaw, kaibigan, ay may katanungan o refleksyon, maaari mong ipadala ang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Tayo pa din, mga kaibigan, ay patuloy sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap ng libreng aklat at aralin, mga kaibigan, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang atin pong contact sa Globe sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. Sa ating smart number sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Sa ating landline number, 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Bisitahin din ang ating Facebook account and YouTube channel account. I-type lamang ang Adventist World Radio Manila. Kung ikaw, kaibigan, ay hindi pa nag-follow o nag-subscribe sa ating channel, maaari mo na itong gawin, kaibigan, upang ikaw ay laging ma-notify sa ating mga programa. At ganun din, i-share ito upang mas madami ang makinabang. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kaibigan, ay nais kong panghawakan natin ang pangako ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Roma 12:12. Manggalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Maraming salamat, kaibigan, sa walang sawang pagsubaybay. Sa ngalan ng bumubuo ng programa, Ma'am Carol, Pastor Romy at sa AWR team, magkita-kita ulit tayo bukas. Ako ang iyong kaibigan, Jovelyn Jose, dito sa Tinig ng Pag-asa, at nagsasabing, mapalad ka dahil nasumpungan mo na si Kristo na siyang tunay na pag-asa. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.